matrasong tubig challenge to. Itong Fortuner nga o, matras o. Hindi ata kaya. Ay, grabe taas anak. Kakatakot na. Grabe tingnan mo yung ano na. Grabe. Bastos. Ang napakawalang hiya yung ano na yun. Saan ba banda yung air cleaner ng kotse? Kakatakot na. Grabe naman to, nak. Nak, ayaw ko na. Yun, umangat na dun sa may dulo. Bastos. Nilakasan pa. Nak, nakakatakot. Balik na kami guys, hanap kami ng maparadahan kasi ang L3 nag-advise na may tumirik na daw sa unahan. Dito muna kami guys, wala, di kaya, grabe. Sobra talagang sobrang delikado. Napaka-delikado. Wala, wala tayong magawa. Ayan o, nakaparada sila lahat. Inadvise na ako na balik na talaga kasi di na kaya talaga. Nakita ko rin naman, grabe talaga ang lalim na. Kaya dito muna kami. Papalipas ng gabi. Walang magawa. Dito kami palipas ng gabi. Salamat po. Ito po yung epekto ni Christine, Bagyong Christine. Yan guys. Dami oh. Nakahilira yan. Nagpapahopa ng bagyo. Ng tubig. Pati mga motor guys, tandi dito. Yan. Kaparada sila dyan. Sobrang dami. Puno ang gasoline station. Yan. Kaya parang ilog yung kalsada guys, grabe, sobra talaga, kakatakot, nakakatakot sa sasakyan. Sa sobrang taas ng tubig kagabi guys, ayan yung magagandang village dito, mga Forbes Oak Village dito sa Cavite. Nilagay nila yung sasakyan nila dito sa mataas na portion na bahagi ng kalsada. Ayan sa kabila oh. Ayan oh. Para hindi lang mabahaan. First time tong nangyayaring ganito. Na pinasok ng tubig ang lugar na to. Kaya wala talagang sino-sino-sino ang tubig. Sobrang taas talaga ng tubig kagabi. Kaya umaga na kami umuwi. Madaling araw na. 4:34 na ngayon. Madaling araw. Ayun. Inakyat nila mga sasakyan nila sa gilid. Ayan oh. Para hindi lang malubog sa tubig at hindi masira. Kami hindi kami nakauwi sa bahay namin. Gumili din kami sa sobrang laki ng tubig. Agos ng tubig na akala mo misto lang ilog ang kalsadang ito. Grabe talaga. Yun lang po guys. Salamat sa iyong panonood sa update na ito ng Christine, Bagyong Christine.